Okay, yung live-in and live-out value. So, yung live-in value daw is defined bago yung procedure. Kasi sa programming, gumagawa tayo ng procedure, di ba? So, yung live-in value, pag inano mo dun sa processor, yung live-in value is defined bago yung procedure. So, bago ka pa gumawa ng procedure, naka-define na yung value na yun. Yun yung ginagamit na input doon sa procedure. Well, may procedure ka. Yung input mo, ang tawag doon is live-in value. Okay? Pag yung value na yun naka-define bago ka pa gumawa ng procedure, that is live-in value. Okay? Yun yung importante. Yung live-out value naman, yun naman i-define mo sa loob ng procedure. Nandun na siya sa procedure. Dinefine mo siya within the procedure at yung ang ginagamit, yung value na yun ang ginagamit na output ng procedure. Ba, may procedure ka. May nilagay kang value. Yung output nun o yung result nun is yun yung value dinefine mo within the procedure. Usually yun yung ginagawa natin, yung live out value. Kasi gumagawa tayo ng procedures na ang output nun is yung value na dineclare natin o inilagay natin within the procedure. Live out value yung ginagawa natin. Ngayon yung live in is naka sa labas ng procedure dineclare at ginagawang output ginagamit na input. Kumbaga yung value is pinapasok mo dun sa procedure. May ganun. Merong procedure na nilalagyan mo ng value, that's a live-in value. Then yung live-out, yun niya yung value na dinefine mo within the procedure. So yun yung importanteng natutunan natin ngayong araw. Meron palang ganun sa mga chips, ano, may live-in and live-out. So hindi ito sa programming languages. Yun ay kung paano tinitreat ng isang processor o ng isang microprocessor yung values na ginagamit natin at yung mga procedures na ating pinoprogram. O yung live-in and live-out value. So, yun lang po.